is Lyca Lopez. I'm the owner of LJ Catering Services. Taga Pangaw, Ibaan, Batangas kami. Nagsimula ang catering namin is 2019. Nasa abroad ako, in Dubai. Doon ako nag-work dati. Then parang in-open ng father ko na what if magtayo kami ng catering because meron din naman siyang sounds and tent. Parang related na din. So ako naman, wala naman talaga akong plan na magtrabaho ng matagal sa abroad. Gusto ko lang talaga makaipon pa, makapag-put up ng business. Sabi ko sa kanya, kung kaya niyang simulan, edi papasimula ko sa kanya habang nasa abroad ako at nag-iipon ng pang-simula para dito sa business ng catering. Para pag-uwi ko, meron na kaming na business or ako, may magagawa ako na hindi ko na kailangan magtrabaho sa iba or bumalik sa abroad. Nagsimula ito is 2019. Then after nun, siguro mga after 1 year, napatigil kasi because of pandemic. Halos 2 years din kami na medyo struggle sa catering. Then buti na lang nag-ayos na ulit, nagkamayroon na ng mga vaccine. Then, na-open na ulit ang events sa mga bahay-bahay. Dati kasi bawal eh, sa mga venue lang. Eh, sa venue, medyo mahigpit din sila. Merong mga venue na hindi sila tumatanggap ng ibang catering. Gusto nila is in-house. Buti na lang ngayon is okay na kahit pa paano madami ng client ulit. At sana mas dumami pa at mas dumami ang event namin. Ang unang kumontak sa akin is si Rui, yung groom. Nung nag-usap kami, madami siyang question kung anong mga gamit namin, kung anong kaya naming ibigay sa kanya. Sabi ko sa kanya kung pwede, personal kaming mag-usap. Gusto din kasi namin is kita yung place before kami magbigay ng quotation para tama yung presyong may ibigay namin sa kanila. Then, ang in-offer namin sa kanila is kasama na nga yung mga gamit pang luto, lahat ng gamit. As in, parang wala na talaga sila po problemahin. Sabi nga na aking ama, pag nakikipag-usap, wala nang dadalhin ang mamamaysan or yung may bahay. Ang ilalabas na lang nila is kutsilyo at yung mga lulutuin. Sa amin na lahat, mula sa sangkalan hanggang sa mga kutsara, tinidor, as in lahat. Dito naman sa setup namin, dati kasi nag-cater din kami doon kina Maan, pinsan ng ni Anong ikakasal na babae. Ang sabi lang niya sa amin is kung pwede ibahin namin ang style ng setup. So, nag-search ako sa internet for inspiration na pwede naming tularan or gawing pagbabasihan kung anong magandang setup na gagawin. Then, pinakita ko sa aming designer. Sabi naman niya is kayang-kaya. So, nag-provide lang ako ng mga bagong gamit and new backdrop para mas isaayos namin ang setup at mas maganda. Yung una naming usapan, sadyang ito na yung sinabi ni Rui na setup na ganito kalaki talaga. Mas magandang setup yung to kasi isang diretso malawak. Kasi yung iba minsan medyo mahirap pag yung madaming mga paliko-liko o yung hindi diretso ang ano. Kaya mas magandang may ayos ang ito. Mas maaliwalas din na. Para kay Rui and Anne, sana sila ay maging habang buhay na magmahalan, tapos magintindihan. Kasi kahit ako wala pang asawa, pero alam ko sa mag-asawa, hindi nawawala siya ng mga tampuhan. Para lang yun. Pero sana makilala nilang isa't isa, then mas intindihin ang isa't isa, mahalin ang isa't isa, at huwag kakalimutan si God sa center ng kanilang relationship. Sa mga gustong mag-inquire, meron kaming FB page, it's LJ Catering Services. Then, makakontakt nyo ako sa 09-61-420-9402. Thank you!